Okay, so it is my friend's birthday today. It is her 56 or 50, yeah, 56th birthday. Yan, birthday po niya ngayon. And at the same time, house blessing. So just stay put lang po kayo at panoorin ang aking video at makikita nyo na grabing blessing ang binigay ng Diyos dito po sa pamilyang ito. So, dyan lang po kayo mga kapatid, mga kaibigan, at makita niyo kung gano'n talaga kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Food na pinirepair para sa house blessing po. At the same time, ang kanya pong bahay. Yan. Kita niyo naman po, di ba? Yung blessing na yan. Grabe. Grabe po magpala ang Diyos sa buhay ng kaibigan kong ito. Ganon din sa kanyang mga buong sambahayan. Hanapin ko lang yung aking god. Namili kami. Ano yung maganda kasawa? Okay po. Ang kapatid kay Kristo, tayo po ay nagkatipon ngayon sa lugar na ito upang hilingin sa Diyos na pagpalain ang tahanan ito na isang patutuo ng kanyang kabutihan, kagandahang loob. Ang tahanan ay hindi lamang isang tirahan. Higit pa rito, ito ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin at sa buhay natin bilang isang pamilya ni Kristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, lubos na mapagmahal at mapagaluga, dumudulog po kami sa iyong harapan para po sa aming kapatid na si Ma'am Beverly at sa kanya pong pamilya na ngayon po ay lumipat na sa kanilang bagong tahanan. Bisan pa, pinatunayan mo po sa kanila kung paano ikaw ay nagmamalasakit at kung paano binigay mo ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po sa pagpapalang ibinigay mo sa aming mga kapatid dito. Inihiling po namin sa iyo ngayon na igawad mo ang iyong presensya sa tahanan ito upang malaman ng lahat na ikaw ang tunay na may-ari nito. Ingatan mo rin at ilayo sa anumang kapahamakan ng bawat isa na mananahan sa ilalim ng hubong ng bahay na ito. Gamitin mo po ang kalob na ito upang magkaroon sila ng mapayapang kapaligiran sa lugar na ito. At para sa lahat ng hindi pa nakakaranas ng iyong pag-ibig at kapatawaran, nawa ang tahanan ito ay maging isang kapahingahan para sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pong lingkod, Panginoon, ay humaharap sa tahanan ito upang igawad ang iyong masaganang bendisyon at pagpapala. Wala po kami magagawa kung wala ka po sa buhay namin. Kaya naman, pinabasbasan po namin sa pamamagitan ng asin ang tahanan ito. Ngayon pong i-preserve, Panginoon, ang pagmamahalan ng pamilyang ito, ang malasakitan, ang kapayapaan, ang pangalan ng Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Kaya po, pasok po. Pwede na po. Pwede ka na, Ma'am Bebs, bukas. Dito na, Ma'am. Pagpasok nila. Dito po tayo sa sala. Sala muna. Kuha po ng... Ito kasi sindi. ...ng sindi kay Ma'am Bebs. Yes. Maliliwanag ko po sa inyo bakit may lupos na ganyan. Ito pa ganyan. Bigyan naman ako kung natin. Ay, Ma'am Bebs po. Ay, sir. Konting taste lang ho kayo ho. Kaya may hindi nakabarong. Ngayon ko nakabarong. Kailit.
Titiis siya mga yan. Titiis na kalakot eh. Tama yan, bubuksan ng aircon. Ano wala din sa aircon? Sa room namin may tatlong aircon. Wow! Eh, piniprint lang. Sa inyong hawak na yan, kuha na po kayo sa katabi nyo kasi nakakuha naman na kayo ng Ma'am Bebs. Okay, bakit po kailangan kay Ma'am Bebs? Naniniwala po tayong lahat na ang buhay natin ay parang kandila. Tama po ba? Amen. Siyempre, kahit ayaw niyong maniwala, talagang dapat kayo maniwala. Kasi parang buhay ng tao na uubos. May kahangmayangganan po tayo. May katapusan po ang buhay natin parang kandila. Kaya po tayo kumuha kay Ma'am Bebs ng liwanag kasi naniniwala po ako yung buhay ni Ma'am Bebs na yung kandila na yan nagre-represent ng buhay niya. Naging bahagi po tayong lahat ng buhay ni Ma'am Bebs. Bakit ka narito kung wala kang pakip? Diba? Alam niyo yun? Kaya po yung buhay ni Ma'am Bebs nag-share, nag-shine sa ating lahat. Na po, kaya kumuha po tayo ng sa lahat po ng reliyon, maliban sa paggalang sa Iglesia ni Cristo kung meron man. Lahat po may kandila, maliban sa Iglesia ni Cristo. Kung ano man dahilan, di ko na ako i-discuss sa inyo. Bakit? Kasi, ang sabi po ng Bible, nirespect po natin ang authority ng Bible, I am the light of the world. Ang sino mang makatagpo ng liwanag kailan may hindi na matigil. Yung po ang ibig sabihin ng kandila. Yes. Kaya dalawang bagay, yung buhay ni Ma'am Bebs na nag-shine sa atin, na-share niya sa atin. Pangalawa po, yan po ang si Kristo. Yan ang kanyang liwanag na kasama po natin. Ayun. Nakaharap po tayo, mga kapatid, sa sala. Wala pong bahay na walang sala. Kondo po, pwedeng walang sala. Kasi, sa iba pong kondo na papasok ko, sala, andun na ang kitchen, andun na ang dining, sama-sama. Yan. Pero pag po bahay, talagang meron pong living area. Bakit? At bakit ito ang uunahin natin? Siyempre, pagpasok pa lang po ng pinto, ito agad ang mapapasok. Kaya po inuuna sa prayer ang sala. Okay? Kasi ito po ang receiving room. Pag-pray po natin, samahan niyo po ako. Ama, inuunat po namin ang aming kamay sa lugar po ng kanilang living area. Yes, kung saan ay noon, nandito po nagkukwentuhan ng pamilya, nandito mo nagbibiruan, yes. Dalangin po ng iyong lingkod, samahan mo po sa mga panahong nagkukwentuhan, sa mga panahong patuloy po silang nag-i-enjoy habang nagbabanding. Lord, hindi lamang ang pamilya, maaaring may mga kakilala, kapatid, mga katrabaho, mga kapitbahay, lahat po, Lord, nang pupunta po sa lugar na ito, dalangin po ng iyong lingkod. Wala pong anumang sigalot, away ang magaganap habang nagkukwentuhan. Kundi, maramdaman nila yung kagaanan ng loob nila habang sila po ay nagpapahinga sa sala na ito. Pagpalain mo po ang basbas ng Espiritu at patuloy na pakikisama, Panginoon, ay hindi kailanman mawawala sa lugar na ito sapagkat ito po ay inihandog namin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Next po ang dining. Sinabi pong dining, wala pong matinong tao, matino ko kaya sinabi pong matino eh, na maglalagay ng granada sa ibabaw ng lamesa. Bakit? Kasi ang granada hindi naman pagkain. Diba? So, nilalagay lang po dito ay mga pagkain at inumin. Kaya nga, pag po ako ay may mga, sabagay, si Ma'am Bebs naman ay malalaki ng anak, para na rin po sa inyo, pag po ang lamesa ay ginawa ninyong ano, yung pagka may anak kayo, dito nyo pinapalo, dito nyo susubsubang, tapos baba ganun, wow! Nakakaya kay Lord. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, wala namang naglalagay dyan ng granate. Anong nilalagay natin dyan? Mga blessing ni Lord. Eh, blessing ni Lord, dapat dito mumumudmud yung anak mo, di ba? So, hindi po ito proper na lugar para magdisiplina sa mga anak. Kung gusto mong murahin ang anak mo, hindi po dito. Kasi ito po ay holy place din. Sabi nung matatanda, pag daw tayo kumakain, para daw tayong nasa simbahan. Ang sabi ng matatanda, kung anong nakahain, kainin. Ang susi lang naman doon, ang isang tao mapagpasalamat, hindi mapaganap. Alam nyo, nakakalungkot ngayon, Ma'am Bebs, yung mga bata, hainan mo ng fried chicken, nagdadabog pa yun, Ma'am Rose. Ayaw nga. Eh, di ba fried chicken gusto mo? Kung gusto palang fried chicken, Jollibee.
O, di ba? Pero inainan muna ng fried chicken. Ang gusto pa, fried chicken Jollibee. O, di ba? So, bakit ganun ang mga attitude? Eh, humaharap sa biyaya ng Diyos, hindi natutunan magpasalamat. Okay? Right. Lord, salamat po sa mga biyaya, yes, pagpapala, inumin, pagkain, yes, na nakabubusog sa lahat ng Diyos. Amen. Lahat ng ito galing sa iyo. Kaya naman, yes, Panginoon, dalangin po ng iyong lingkod, kasama po ang lahat po ng mga nagmamahal kay Ma'am Bebs. Iniiwan po namin ang masaganang biyaya at pindisyon, yes, sa mga pagkain ito. Maging kalakasan, hindi po magdagdag ng anumang sakit o karamdaman. Pagkos, maging kalakasan ng kanilang physical na katawan. Yes. The moment na maharap po ang pamilya ni Ma'am Bebs dito sa lamesa, palaging nilang maaalala, Panginoon, na ito ay lugar ng pagpapasalamat namin sa iyo. Kung ano man ang bagay na nakahain, aming pasasalamat. Amen. Sa iyo po, patuloy namin pinagpapasalamat, yes, ang lahat ng ito. Bendisyonan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. CR po muna ako. Sa inyo. Yan. Ang bench, ito ka naman. Hindi kami kasya lahat dyan. Ako lang. Baka makagulo eh. Alam niyo po, pag po kayo nagbibless ng bahay, hindi ko pwedeng hindi ko pupunta ng CR. Imagine niyo may mga CR na hindi magandang puntahan. Kasi yung mga CR na, ewan ko ba, Ma'am Bebs, magpapabless pero hindi inaayos ang CR. Maayos ka. Maayos ka. Pero meron talaga mga CR na ganun. Kaya ako po sinasabi ito, hindi ako namimili kahit pa mapanggay, mapalo. Binibless ko po ito. Bakit? Alam niyo mga kapatid, way back nung kami maliliit pa, kami po yung nanghihiram lang ng CR, Ma'am Tess. Ito ang kanilang kitchen. Lord, makalanig. Hindi po masyado maganda ang lugar na ito para po sa mga, kung ikukumpara po namin sa ibang lugar. Pero Lord, alam po namin, iingatan mo po ang sino mang taong naka-detain, naka-assign para po maglinis, magligpit ng mga pinagkainan, pinaglutuan. Dalangin po lang iyong lingkod, ang iyong basbas ng pagpapala, pag-iingat, ay patuloy na iparanas po sa mga taong ito na siyang nagsisilbi sa lugar na ito. Ano man, Panginoon, ang kanyang liligpitin, ano man ang kanyang nakayusin, Panginoon, Lord, anong banta na kapahamakan sa kanyang buhay ay hindi magaganap at mangyayari sapagkat ang lugar na ito ay inihandog namin sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakarating na naman yun. Masama ko, sama kayo. June 10, 2023, the House of Gloria Family. 411-07. And all who dwell in was blessed and sanctified. May health and happiness abide in always. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Joshua 7:24. Ako po ang umirma. Congratulations. Hoy, alin ka dito? Congratulations. Ayan. Tapos magpipray po ako ng closing. Papatayin na po. Hindi, naka-video po ako. Ayan, video. Makipanood po ang vlog ko, makapanood yung sarili. Okay, Lord, salamat po sa matagumpay na house blessing. Yes, oh Lord. Hindi po magaganap ang tagumpay na ito kung hindi mo po kami sinama. Amen. Sa buhay po ni Ma'am Bebs, for yes, 56 okay. years, pinatunayan mo po sa kanya na kailanman ang taong nagtitiwala sa iyo, hindi mo po pinili. Hallelujah. Yes, okay. Patuloy mong iparana sa kanya ang iyong ang iyong kasapatan, ang iyong biyaya, Panginoon, sa buhay niya ngayon, nagdiriwang po siya ng kaarawan, kasama po ang pagpapasalamat niya sa house and love na meron po sila ngayon. Lord, salamat. Pasaganain at patuloy mong paapawin ang kagalakan sa kanyang puso, Panginoon. Hindi lamang kasiyahan, kundi tuloy na kagalakan ang i-impart po sa kanyang puso. Sa kanya po mga anak, pagpalalo po ang buhay ng kanilang mga anak, ng kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy na iparanas, Panginoon, ang iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig, kapayapaan, Panginoon, sa loob at labas ng tahanan ito, mararanasan po nila ang iyong mga biyaya. Hindi lamang material, kundi di material, at pasasaganain mo sa loob at labas ng tahanan ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat may magsabi ng Amen. Amen. Tatayin na ito. Congratulations. Okay. Ayan, ito na nga ito, boys.
Lord bless mo po ang mga points nito. Oo, Ma'am Bex, ang sasabihin mo ay blessing. Huwag swerte. Pag swerte, mamalasing ka. Gusto mo? Blessing. Kung saan ako pumunta, doon mo sa dadalhin. Kung saan ako na pumunta. Teka lang. Lahat. Teka lang. Sa laba. Pag yan ay kinulang na, dollar, pwede. Pwede ng papel. Pwede ng papel. Wala na. Wala pa sa iyan. Wala bang ano? Video nyo ba?